ating balikan ang pinakaunang Asyano na naging chess grandmaster na si Eugene Torre. Pero bago yan, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button for more Philippine sports history. Si Eugenio Torre, o mas kilala bilang Eugene, ay tubong Iloilo kung saan siya pinanganak noong November 4, 1951. Alam nyo ba na ang kanyang interest sa paglalaro ng chess ay namulat nang siya ay nakikipaglaro sa kanyang tatlong nakakatandang kapatid. Dahil siya ay mas bata sa kanyang mga kuya, ay binibigyan pa siya ng partida kung saan aalisin ng isang opisyal na katulad ng rook o queen para maging patas ang laban. Ngunit kinalaunay, nakakasabay na ang batang Eugene sa kanyang mga kapatid kung saan na-discover ang kanyang potential sa chess. Simula nun ay nakilahok na siya sa iba't ibang chess tournament sa Pilipinas hanggang siya ay tanghaling Filipino chess champion taong 1970 at sa edad na 19 anyos. Makaraan ng ilang taon at nasa kolehiyo na nga itong si Eugene ay nakiusap siya sa kanyang ama kung pwede bang tumigil muna siya sa pag-aaral upang tahakin ang pagiging professional chess player. Ngunit isang kondisyon ang binitawan ng kanyang ama at ito ay kung walang mangyayari sa kanyang tinahak na larangan ay dapat siyang bumalik sa kolehiyo at tapusin ang kanyang pag-aaral. Ginawa niya itong motivation na humantong sa pagiging first Asian chess grandmaster sa edad na 22 anyos. Ito ay nangyari nung siya ay magkamit ng bronze medal sa Board 1 ng 1974 Chess Olympiad na ginanap sa Nice, France. Pero maiba ako, alam nyo ba na ang unang international master sa Asia ay isang Filipino din? Ito ay walang iba kundi si Rodolfo Tan Cardoso at ang kanyang titulo na IM o International Master ay nakuha niya pa noong 1957. Ang kwalifikasyon kasi ng IM ay hindi nalalayo sa GM. Para tawagin kang grandmaster sa mundo ng chess ay dapat magkaroon ka ng di bababa sa rating na 2,500 mula sa FIDE o International Chess Federation na kung ikukumpara sa International Master na 2,400 lamang. 2,622 naman ang eksaktong rating ni Eugene sa 1974 Chess Olympiad kaya siya ay nag-qualify bilang Grandmaster. 1976, dalawang taon pagkatapos niyang tanghaling Grandmaster ay nakalaban niya ang undisputed world champion na si Anatoly Karpov kasama ang dalawang GM para sa 4-man tournament na ginanap sa Maynila. Tinawag itong Marlboro Loyola Kings Challenge at sa hindi inaasang pagkakataon ay nagkampyon ng Filipino GM kontra sa world champion na si Anatoly Karpov. Si Karpov lang naman ang tinuturing na isa sa pinakamagaling na chess player sa kasaysayan ng chess dahil siya ay naging undisputed world champion mula 1975 hanggang 1985. At sa pangalawang pagkakataon mula noong 1993 hanggang 1999, nagkaroon ng kumpiyansa si Eugene na kaya niya palang talunin ang isang world champion. Kaya sumali siya sa isang torneo na tinatawag na Candidates Tournament kung saan ang mananalo dito ay magiging challenger para sa trono ng world champion. Ngunit sa hindi inaasang pangyayari ay na-eliminate kagad siya sa quarterfinals kontra sa Hungarian Grandmaster na si Zoltán Ribly. Mula sa kanyang pagkakatalo ay hindi na siya sumubok ulit makilahok sa Candidates Tournament at maging challenger ng world champion sapagkat tinuon na lang ni Eugene ang magbigay ng karangalan sa Pilipinas mula sa torneyong Chess Olympiad, Asian Chess Championship at Asian Games. Bilang grandmaster ay nagkaroon siya ng pagkakataon na maging malapit sa chess goat na si Bobby Fischer kung saan tinulungan niya pa ito na manirahan sa Pilipinas bago siya tuluyang lumipad patungong Japan at Iceland. Naging parte din si Eugene ng rematch ni Fischer at Spassky noong 1992 at noong inilunsad ni Fischer ang Fischer Random Chess noong 1996. Dahil nabanggit ko na rin si Bobby Fischer ay magbibigay lang ako ng konting trivia sa pagitan ni Fischer at ng Pilipinas. Alam nyo ba na may tatlong Filipino chess champion na nakalaban si Bobby Fischer? Ito ay sina Rosendo Balinas, Rodolfo Tan Cardoso at Renato Naranja kung saan napabalita na si Cardoso lang ang tanging Pinoy na nakatalo kay Fischer. Pangalawa naman ay noong makalaban niya ang dating presidente
na si Ferdinand Marcos at First Lady Imelda Marcos. Ito ay dahil ang pamilya Marcos ay mahilig din sa paglalaro ng chess at nagkataon naman na si Fischer ang world champion ng mga panahon na yon. Pangatlo, alam nyo ba na ang unang champion sa Fischer Random ay isang Pilipino? Ito ay naganap noong 2019 nang inilunsad ng FIDE na magkaroon ng official championship ang Fischer Random Chess, kung saan ang nagkampyon ay ang dating RP team player na si GM Wesley So kontra sa world chess champion na si Magnus Carlsen. Kung di lang dahil sa politika at kawalan ng suporta mula sa gobyerno, ay si Wesley So na sana ang magtataguyod ng sinimula ni Eugene Torre para maging flag bearer ng Pilipinas sa mundo ng chess. Si Eugene Torre ngayon ay huling nakitang nakilahok sa 2019 SEA Games at nanalo ng gold medal para sa event ng Men's Chess Team Problem. Siya ang may hawak na record na 23rd straight appearances in Chess Olympiad na nagtapos noong 2016. Itong video na ito ay isang pagpupugay sa Asia's first grandmaster in Philippine sports history. Kung gusto mo pang makaalam ng iba't ibang sports history sa Pilipinas, ay i-comment ang iyong video suggestion at pakipress na rin ang like button bilang suporta sa ating mga videos. Huwag kalimutan mag-subscribe para updated ka sa bago nating content. See you on the next episode.